Sino pa nga ba sa atin ang hindi nakakaalam or nakakakilala ng dahon ng laurel? Sa ilang mga tao, kilala ito at ginagamit na pampaswerte. Karaniwang ginagamit natin ang dahon ng laurel sa pagluluto bilang isang mabangong halaman. Sa katunayan, ang mga ito ay mahusay din na natural remedies na kapaki-pakinabang hindi lamang upang gamutin ang ilang mga problema sa kalusugan, ngunit upang pangalagaan ang ating balat at buhok. Kaya naman ating tuklasin ang lahat ng mga nakikita nating mga benepisyo na maaring maalok ng bay leaves na ginagamit sa anyo ng infusion, oleolite, or essential oils. Number 1. Para sa dry at stress ang balat. Ang mga aktibong sangkap na nilalaman ng dahon ng laurel ay tumutulong sa tuyo at stress na balat na maiwasan ang paglabas ng mga wrinkles. Halimbawa, maaari mong gamitin ang infusion na gawa sa halaman na ito upang makagawa ng isang uri ng homemade face cleaning. At para makagawa ka nito, dapat mong pakuluan ang 5 pinatuyong dahon ng laurel sa 2 tasa ng tubig sa loob ng ilang minuto. Pagkatapos, ibuhos ang infusion sa isang malaking mangkok at takpan ng tuwalya ang iyong ulo. Sa ganitong paraan, ang mga kapaki-pakinabang na aroma ng dahon ng laurel ay hindi lamang malalanghap, ngunit mahihigop din ng ating balat. Number 2. Para sa maliliit na sugat at pamumula ng balat. Salamat sa nakakapagpagaling at anti-inflammatory na katangian ng mga dahon ng laurel. Maaari din itong magamit upang pagalingin ang maliliit na sugat o hiwa o sa paggamot ng ilang mga problema sa balat katulad ng pamumula, pangangati, urticaria, kagat ng insekto at iba pa. Dahil bukod sa iba pang mga bagay, ang bay leaf ay disinfectant din. Number 3, para sa acne. Ang langis ng bay leaf kung gagamitin ng tama ay maaari ding maging kapaki-pakinabang sa paggagamot ng acne. Dahil sa anti-inflammatory, antibacterial power, ngunit salamat din sa balancing epekto nito sa paggawa ng sebum. Para sa hangaring ito, dapat itong gamitin sa napakaliit na dosis lamang at palaging i-dilute sa carrier oil. Pang-apat, para sa pagre-relax. Ang nakare-relax na palikuan ay hindi lamang para sa ating pag-iisip, ngunit pati rin sa ating katawan at balat na maaring gawin gamit ang dahon ng laurel na may anti-inflammatory, antibacterial, at anti-patig na mga properties sa ating mga kalamnan at sa kasukasuhan. Ang dapat mo lamang gawin ay durugin ng pino ang 10 hanggang 20 dahon ng laurel at gawin itong isang powder at ihalo sa tubig ng paliguan na kung saan pwede kang magbabad ng hindi bababa sa 20 minutes. Number 5, para sa tuwid na buhok. Maari ding magamit ang bay leaf upang makakuha ng tuwid at malasutla na buhok. Pakuluan mo lamang ng ilang mga dahon sa tubig ng halos 20 minutes. Salain, hayaang lumamig at pagkatapos ay gamitin upang makagawa ng compress sa buhok bago gamitin ng shampoo. Kung marami kang time, pwedeng every other day gawin mo to, pero kung wala ka ng masyadong free time, pwedeng twice a week or thrice a week. Pang-anim, para sa balakubak at pagkawala ng buhok. Ang isang panghuling banlaw na base sa bay leaf infusion ay maaring maging isang mabisang paggamot ng balakubak. Ang bay leaf tea ay itinuturing din na isang mahusay na lunas upang mapigilan ang pagkawala ng buhok dahil sa nagpapabuti ito sa kalusugan ng ating anit sa pamamagitan ng pagpapasigla ng muling pagtubo o muling paglaki. Gayun din sa kasong ito, ang dapat mo lamang gawin
ay gamitin ito ng tuloy-tuloy pagkatapos banlawa ng iyong buhok tulad ng dati. Number 7. Upang maging makintabang ating buhok, ang isang infusion ng bay leaf ay maaring magamit upang higit na umitim at bigyan ng mga brown glares sa iyong buhok. Ang gagawin mo lang ay ilagay lamang ito sa iyong buhok tapos iwanan sa buhok ng halos 15 to 20 minutes bago banlawan. At ang panghuli, para sa paggamot ng mga kuto, maari mong maranasan ang potensyal ng mga bay leaf para sa paggamot ng mga kuto. Sa kasong ito, kinakailangan mo lang pakuluan ang halos sa 50 grams ng tinadtad na mga dahon ng laurel sa 400 ml ng tubig hanggang sa mabawasan ito sa halos 100 ml. Pagkatapos ay salain at ilapat ito mula sa mga ugat hanggang sa dulo ng ating buhok. Iwanan ito rito ng 3 oras upang kumilos bago ito banlawan. So yan lamang po ang ilan sa nakamamanghang benepisyo na magagawa ng bay leaf sa ating balat at sa ating buhok. Ano ang masasabi nyo tungkol dito? May mga naka-experience na ba o may mga nakagawa na ng mga ganitong bagay sa ating balat? At kung oo, mag-comment lang kayo sa ating comment section down below. So, paano ba yan? See you on my next video. Thank you.